guys! Welcome back to my channel. Today, nandito na naman si Ate Apple mag-share sa inyo ng bagong remedies. Ang remedies po natin for today ay organic na pamamaraan ng pag-glow ng ating skin. Kaya po guys, hindi na tayo kailangan magpaligiligoy pa. Keep on watching! Paligiligoy pa, ano ba po yung organic na pamamaraan na pwedeng mag-glow ang ating skin dahil sa mga ingredients na to? Marami po tayong mga kaibigan, kahit po mayayaman, ay gumagamit po ng mga ganitong organic lamang na pamamaraan. Kaya kung ako po sa inyo, ay gayahin po natin sila dahil sila po ay mga edad 50 na, pero hindi nyo po mahalata, parang 30 lamang po sila or 28, ganun pong katindi at talagang mukha po silang bata at saka napakaganda at ganun din po ang kanilang kutis ay walang kapors-pors. Hiyang-hiya po tayo sa ating face dahil sila po ay ganung edad, wala po silang yung ganun-ganun ng mukha. Hindi po kagaya ng ating face. Kaya po gustong-gusto natin yung mga ganitong pamamaraan, baka po sakali sa kaka-apply natin ng ganito ay mag-totally flawless. Wala na talaga, super kinis na. Yung bang tipong gagamit kayo ng magnifying glass para lamang makita ang pores ko. Charot, ayan. Ngayon po guys, ano-ano ba po yan? Kailangan po natin ng pipino. Kapangyarihan ng ating pipino. And then, kailangan po natin ng lemon. Pag sinabing lemon, matik po yan ay na kakaputi ng balat. At kailangan din po natin ang kapangyarihan ng honey. Yan. Pag sinabi pong honey, matik po yan, ay nakaka-smooth ng balat at kagaya na din po ng lagi kong sinasabi, eto pong honey ang nakawala lamang ng aking peklat. Basta kakaririn nyo lamang, pagtsatsagaan nyo, ibababad nyo sa inyong katawan. Yun po, yung binabad ko sa aking legs at ako po ay laging nagle-leggings noon kapag ito ay nakababad sa aking legs. Para mabilis po lumambot yung kulay itim na peklat at ganun ay i-scrubbing ko siya ng sugar. Kahit anong klaseng honey na meron po kayo ay pwede po yan. Marami po magtatanong kung pwede daw po na hindi purong honey, pwede po kahit hindi puro. Dahil ang sabi po nila yung hindi daw po purong honey ay may halong asukal. Eh ano naman po kung may halong asukal, eh yan nga pong asukal ay pinang i-scrub pa natin. Dahil yan po ay nakaka-smooth ng balat, kaya okay po yan. Ngayon, ibababa po natin ang camera para makita po natin ang buong detalye. Ayan po, inislice na natin ang ating isang lemon, pero ito pa yung mga bakante. Tayo ay maraming lemon dahil ang lemon po ay napakaganda sa balat. At marami po itong benepisyong dala, kagaya po na sinabi ko sa inyo, lemon lamang po at saka virgin coconut oil, ito pong ating olive oil, ang nakagaling lamang sa ating friendship na nag-share sa kanyang messenger at na-amaze ang doktor dahil siya po ay naka-schedule na, na-operahan. Dahil lamang po dito sa kapangyarihan ng lemon ay siya po ay hindi na kailangan operahan at natunaw na yung bato. Yon, kaya okay na okay po itong lemon, kaya kung ako po sa inyo, mag-try din po kayo uminom ng lemon dahil napakarami pong benepisyong dala po nito. Ngayon, set aside natin yung lemon. Ito pong ating lemon ay isang kutsara lamang. Yan. Kunin na po natin yung buto. Tapos, etong ating pipino, huhugasan nyo po muna bago saka po natin kukudkudin. Ingat po kayo at baka ang inyong kamay ay makudkud. Eto po remedies na to ay isa sa pinakamaganda. Unang-una, nakaka-dry po to ng balat kung kayo po ay masyadong, lalo-lalo na sa inyong skin. Kung kayo po ay matagihawat or masyadong oily ang inyong skin, ito po ay napakaganda remedies para sa inyo. Yan. Napakadami na po niya, sapat na po yan. Ito po ay makaka-isang linggo pa sa inyo itong pipinong to. Sa katunayan, ay napadami nga ang ating kinuskos. Napasarap tayo ng kuskus, napasarap ng kwento. Yan. Ngayon, isang kutsarang honey.
Okay. Yan. Sa kutsara lamang. Napakagandang remedies po ito. Kaya kung ako po sa inyo, at kung kayo po ay kumpleto na ng mga ingredients, wala na po kayong dapat pang pag-isipan pa. Sumabay na po tayo sa remedies natin ngayon. Yan. Mix po natin siyang mabuti. Ito ay bababad ko ng mga isang oras mahigit kasi sayang. Ang ating ano, mas maganda po ito ay pag ano, ukulan natin ng babad kasi napakaganda sa balat. Kung kayo po ay magpapa-spa at kayo po ay magpapaganito, ang mahal po kaya nito. Nagpaganto po ako dati, mga ano po to, 850, minamassage lamang sa balat. Natuganto po, kasi marami po, lalo na yung mga mayayaman ngayon, ang gustong-gusto po nila yung mga organic lamang. Kaya pag pumunta po sila sa mga spa at salon, tatanungin po kagad, ano yung gamit ninyo, organic? Pag sinabing organic, ayun, go. Pero pag sinabing hindi organic, mga ganito, galing from ganyan, ayaw nila. Ganon din po sa spa. Ngayon, unahin po natin ang ating kamay. Yan. Meron po akong kakilalang mayaman. Naggaganto po siya sa bahay. Nagbababad po siya bago po siya. Palibasa yung mayaman, ano? Nagbababad po siya sa CR. Nagre-remedies po siya ng ganto. Tapos after niya po mag-shower, tapos nakapaghugas na siya, naglo-lotion po siya. Ang tanda ko, lotion niya ay parang sa body shop ata yun. Ang bango-bango. Tapos ang lambot-lambot. Halatang-halatang ang yaman, di ba? Pag kayo mayaman, parang pag anlabas ng CR, napakabango. Kasi po itong pipinong to ay napakabango sa balat. Kahit kayo po ay maghugas, magsabon kayo ng inyong balat, napakabango, nanunuot. Alam niyo naman yung amoy ng pipino, lalo halimbawa, tayo ay pupunta sa isang restaurant, mamahaling restaurant. May naka-floating-floating ba na lemon at ganun din pipino. Napakabango. Pag halimbawa, tsaka yung sa mga tubo, nakapunta na po kayo sa mall, yung meron pong tubo. Tapos, ang like ko in-order doon, yung tong lemon and, or kaya itong pipino, tapos tubo, yung natural na tamis ng tubo. Ay, kasarap. Yung mga ganyang mga natural lamang. Ang bango-bango talaga ng pipino. Yan. Tataas po muna natin ang camera sa face naman. Tingnan nyo po, napakadami nito. Buong katawan po ay ma-applyan na yan. Kaya kung kayo magpapa-spa, magpapa-massage lamang po naman kayong ganyan, ibababad lamang at hindi pa, may oras pa yun, ha? 30 minutes lamang, tapos na. Ginaganya, minamassage-massage lamang, lalagyan ka ng pipino nito sa mata para hindi mo sila makita yung mga pinaggagawa sa iyo, charot. Ayan, ginaganyan-ganyan lamang po yan, minamassage. Tapos, after 30 minutes ng pagmamassage na ngayon, tapos na, tapos pagsasawirin ka, or kaya aanuhan lamang po nila yan ng bimpo na malamig, or kaya maligam-gam, depende sa gusto mo. Pagkatapos, lulotion na nila yan, wow, sarap sa pakiramdam. Yan, ito na. Ngayon, diretso na natin yan. Ganun lamang po ang mga pinagagagawa nila, at saksakan na ng mahalang sisingilin sa'yo. Kaya kung ako po sa inyo, lalo kayo ay day off, nasa bahay po lamang po kayo, magganito na po kayo, mag-beauty rest sa pamamagitan ng mga organic na pamamaraan. Amis. Guwapo na ang honey, matamis.
kung may kakayahan po tayo, gawin po natin to ng everyday para mas maganda po, mas mabilis ang talab. Yan. Ito po kung kayo ay masyadong oily at meron po kayong pimples. Ito pong ating pipino ay mabilis po yan makatuyo ng pimples. Yan. Bababad ko po to na mas matagal at ito po mga natira halos hindi po nabawasan, ayan, ay sa buong katawan naman. Didiretso ko na po to naligo kasi sayang po tong ating remedies na to, napakaganda at sobrang organic lamang. Yun lamang po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel, gawin nyo na po to lalo't meron po kayong ganito sa bahay nyo, huwag na po kayong magdalawang isip dahil napakaganda po nito sa balat. Salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing!